naiinggit ka ba? Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa at huwag na rin tayong mag-inggitan. Galatians 5:26. Minsan talaga, nakakainggit ang mga kakilala natin na pinagpala. Tulad ng isang office mate na nabigyan ng raise, kaibigan na may bagong love life, o kapatid na feeling natin paborito ng mga magulang natin. Bakit ganun? Bakit siya mukhang favored, pero ako hindi? May mga araw na ganito ang naiisip natin, hindi ba? Mahirap aminin, pero hindi lang tayo ang ganito. Sa totoo lang, maraming times na naiinggit tayo sa isa't isa, pero sa Biblia, may warning sa atin laban sa inggit. Song of Songs 37:1 at 1 Peter 2:1. Delikado ang inggit dahil kapag naiinggit tayo sa kapwa natin, tumataas ang tingin natin sa sarili natin at bumababa ang tingin natin sa iba. Para bang sinasabi natin na mas deserving tayo sa blessings kesa sa ibang tao. Isa pa, parang wala tayong gratitude at appreciation sa anumang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapag napasukan ng inggit ang puso at isipan natin, nagiging sobrang negative na tayo. Nagfo-focus tayo sa mga bagay na wala sa atin o kulang sa buhay natin kesa sa mga biyaya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Nawawala ang ating peace. Imbes na mainggit, pagtiwalaan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa lahat ayon sa Kanyang kapanahunan. Let's pray. Lord, alam ninyo kung ako nga ay nagiging mainggitin sa kapwa ko, lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Bilang pagsunod sa sinabi ng 1 Peter 2:1, tinatalikuran ko na ang pagkainggit. Nagpapasalamat ako sa lahat ng blessings na ipinagkaloob ninyo sa akin. Buksan ninyo ang mga mata ko para makita ko ang masaganang pagpapala ninyo sa akin nang sa gayon, hindi na ako maging mainggitin. Application. May kinakainggitan ka ba ngayon? Tuwing may tao na kinakainggitan mo, ilista sa iyong prayer journal ang 3 bagay na thankful ka. Pwede itong physical, spiritual, financial, or relational na mga bagay. Pagkatapos, magpasalamat ka sa Panginoon para sa mga bagay na ito at mag-declare ka ng blessing sa tao na kinaiinggitan mo. Kung siya ay isang unbeliever, ipag-pray mo na makilala niya si Lord. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa. At huwag na rin tayong mag-inggitan. Galatians 5:26.